So, sa mga makapanood nito, baka nagtataka kayo, ang aking channel supposed to be It's All Massage, but lately, ang mga na-upload ko is more on food and more on nature. So, may dahilan po yun kung bakit yun ang nais-share ko sa inyo. Kasi, most likely, ang aking channel is all about relaxing at saka yung promotion ng ating good health. At kung bakit it's all, most likely, may food kayong nakikita kasi ang pagkakaroon pala ng sakit ng katawan ay isa sa dahilan ang ating mga kinakain. At ang ating daily routine o yung araw-araw na ginagawa natin. So for today's video, bakit na-share ko itong aking one night walking, eh, hindi naman buong magdamag, 7 minutes lang ito. So isa din sa dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng sakit ay yung pagbabago sa ating routine, or either nasusobraan yung mobility natin physically, or nakukulangan, nawawalan siya ng balanse. So isa ito sa napaka-importanting gagawin natin hanggat maaari sa sarili natin, sa katawan natin, para tayo ay physically active kahit ano pa ang iyong edad. So ayun guys, sa mga oras na to, after kung may hinilot nito, naisipan kong maglakad kasi hindi naman siya totally malayo, kundi feeling ko nakukulangan na rin ako sa routine na ganito. Kaya binigyan ko yung aking self ng chance para mag-walking. Ano siya, ang total minutes ng walking na to is around 15 to 20 minutes. So, hindi ko na siya matandaan. Halfway na lang akong nag-video kasi madaming pumapasok sa isip ko habang naglalakad. Dahil actually, madilim siya yung area na yan. Dito naman, hindi naman siya nakakatakot kung ikaw ay maglalakad. At saka, maaga pa ito. Ano pa lang ito? Mag-6 o'clock na siya, pero medyo madilim na gawa ng masama yung panahon niya. Nagkukulimlim, kaya dumidilim yung panahon. So, ayun guys, sikapin natin sa sarili natin. At least, meron tayong once a week na walking or any exercise na kung saan kayo komportable. At saka kung saan masaya. Kasi importante, kapag tayo ay may ginagawa, routine man yan, stretching man yan, or exercises, yung alam mo yung magaan yung pakiramdam mo. Hindi ka nag-iisip ng bongga, kasi psychological minsan ang pinagmumulan ng ating physical pain, any physical pain, sometimes galing sa ating mga iniisip na kung ano-ano, yung mga bagay na hindi mo naman iisipin pero kung pasok sa isipan mo, ano yun, wala kang choice no. So katulad nito, habang naglalakad talaga ako, so ayun guys, habang naglalakad talaga ako dyan, tapos yan dumaan yung parting may madilim at saka may maliwanag, makukumpara mo yung araw-araw mo sa buhay, minsan ikaw ay tatamaan ng lungkot, tatamaan ng saya, tatamaan ng kadiliman, tatamaan ng kalinawagan or brightness, yan, in the darkness and in the brightness. So there is always two sides of life. So saan ka banda dapat nag-focus? More on sa brighter side, more on sa good side, and more on sa positive sides. So yun yung actually papunta ko nito sa kaya share ng bus sa video na medyo
Di naman siya kalayuan, kaya naisipan ko ng isabay yung aking pag-exercise. So, ayan lang talaga guys yung ating laging tandaan. Iisipin natin na ang kahalagahan ng kalusugan, kasi mahirap yan siyang i-reverse kapag tayo ay makakaranas na ng mga matitinding karamdaman sa ating katawan. So before it's too late, wala namang certain age na dapat nag-start ka na. Pero hanggat maaari, gawin mo na sa sarili mo as much as possible yung gagawan mo siya ng paraan. Kasi kapag tayo ay tinamaan na ng matinding karamdaman, either it's too late to reverse o mahirap na siyang, may mga karamdaman na mahirap na siyang gamutin. So hanggat maaari, bigyan natin siya ng oras. Ayan ay para sa ating sarili, hindi para kanino. Kapag mahal mo yung sarili mo, gagawan mo ng paraan para mabuhay ng matagal kung gusto mo. I mean, masarap naman kasi maghanap buhay kung tayo ay walang nararamdaman sa ating katawan. So ayun lang guys, maraming salamat sa nakikinig at saka nanonood ng aking walking, ang aking na video ko to, I think 1 week ago. So kailan lang, bago lang siya. Pero regularly, meron naman din talaga akong walking, medyo natagalan na lang ulit. Ayan lang guys. Thank you so much for watching. Till next time.